Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. 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 In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Pakapagyarihan Diyos, Yahweh El Shaddai. Tunay po, Lord, nandito ang iyong banal na presensya. Pinatutunayan po, Lord, to all more gathered in your name, you are in the center. Damang-damang po namin ang banal na presensya mo, Panginoon. At maraming salamat po, Lord, pagkat sa pagkakataon ito, ang lahat po ng aming mga kamay ay nakatuon sa aming kapatid na hinirang mo po kung magbigay sa amin ang inspiration message. Lord, alam po namin, we need all and any inspiration coming from you. Kailangan po namin, Panginoon, marinig ang mga salitang magpapatibay ng aming pananampalataya, magpapatatag ng aming paninindigan, at insipit siyang hap, binigay ng kabukuhan sa aming pagkatao upang ibalik sa iyo ang galing sa iyo. Anything that we have, all that we have, O Lord, binabalik namin sa iyo, buong papuri at pagsamba, Panginoon ko. At sa mutalangin namin, Lord God, ang aming mga kalooban at pinagpinibiyaya sa aming Panginoon ay magami sa isang makapangyarihang paglilingkod kung saan ikaw ay tatanghalin, Diyos at Panginoon ng aming mga patay. Salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa aming kapatid, Brother Jimmy Bustamante. Alam po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtataas at pagtutuon ng aming mga kapatid sa kanya, nariyan na, Panginoon, ang banal na Espiritu. Mangungusap po sa kanya, Panginoon, upang kung ano nila nais mong marinig namin, hindi lamang marinig kung hindi gamitin namin ng buong kapangyarihan. Purihin at sambahin ang iyong kadakilaan sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen, Panginoon. Amen. And Dios say amen, 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 amen. Purihin ang Diyos. Aleluya. So God be the... My reading would be coming from Philippians chapter 2, verse 1 to 5. Philippians chapter 2, verse 1 to 5. If there is any encouragement in Christ, any solace in love, any participation in the Spirit, any compassion and mercy, complete my joy by being one of the same mind, with the same love, united in heart, thinking one thing, do nothing out of selfishness or out of vain glory. Rather, humbly regard others as more important than yourselves. It's looking out not for his own interest, but also for those of others. Nagbibigay ba sa inyo ang kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay
dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Hindi lamang ang sa inyong sarili, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ito po ang napakagandang balita. Salamat sa Panginoon. Muli ng Diyos. Hallelujah. Sabi ko kanina, siguro buong kongregasyon ang maglilipat sa akin. The more, the power, the merrier, at alam ko ang mga nakikinig lagi sa salitang Diyos, laging inaasahan sa nagayat na mapapakinggan nila ang mabuting balita na siyang magbibigay sa kanila ng kagalakan, walang hanggang kasayahan, kapanatagan sa kanilang kalooban. Amen po ba? Amen! Kung kaya sinama ko na po kayo lahat. Sa totoo lang, bakit po? Nababahal po ako ngayon ng pangamba. For all you know, this is my first baptism to talk to this. It is my first baptism. Amen? And I'm also glad to tell you that I stopped working because I reached my age of 65. Amen? And so, this is also a time for me to really focus on the essence of being a fully husband to my wife. Amen. For all you know, for the last 20 years, I've been working overnight. So can you imagine me sleeping on daytime while my wife is working the whole day? At night time, me going to work, my wife will be sleeping. So how can we as husband and wife enjoy the married life? Amen. So how thankful I am indeed. And you know what? Because I will be cooking for my wife, I will be including oyster in my menu. Amen? Hallelujah! Nakawa na po sila. Glory to God. Glory to Jesus. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, kung ang Connecticut mismo ay tumawag sa akin at hilingin na ako ay magtutok, believe me, makakatulong na po ang aking goal. At masasabi ko siya, hindi ko pa kaya. So, balik pinaraan ba naman sa LA, nag-text si Brother Cesar, nakupo, edo na, hindi na po ako makakatanggi. Sabi ko, hallelujah, glory to God, glory to God. Amen. Hingin po sa inyong kalaman, nung malaman ko po na ang kasama ko ay si Brother Ariel, ay, sabi ko, ako'y nabuhayan ng mundo. Sapagkat kapareho ko po siyang Ilocano. Amen. Praise God, glory to God. Amen. Siguro sabi nila, ano ba yung susunod na sasabihin ng kapatid namin? Ha?
Amen. So this should be an inspirational talk. Amen. Ano po? Hallelujah. Amen. Sa ating mga mananampalataya, ang ating pong pinakamimikilagi ay kasayahan. Kasayahan na nanggagaling sa kaimuturan ng ating puso at kaisipan. Joy. Sabihin po ninyo, joy. Amen. Ang ating pong topic ay bibigyan po natin ng pamaga. Amen? Hallelujah. Ang kung nandito po kayo, mga kapatid, pag tinitignan ko po ang aking mga kamanggagawa, ang mga naghayag ng salita ng Diyos, iba't iba po ang expression ng kanilang mukha. Dahil first time po nila akong makita na magsasalita. Amen po? Amen. Hallelujah. Glory to God. Ang pamagat po ay how to find joy in your relationship. Amen? If you don't find any joy in your relationship, there is something wrong. There is a conflict. Amen? And conflict indeed is now seen or heard in the media. Look what is happening in the Middle East. There is conflict, a long time conflict, and it could also happen to us. Conflict, and you know, conflict kills happiness. Amen. It kills relationships. Amen? And I said, Lord, why I should be sharing this in the community? Because I believe that there is no conflict with the people of God. Look, pasado si the Lord, hindi sila nag-amen. Ang ibig sabihin, may conflict. Amen? May conflict. Amen? For the first time, nagsasabi kayo ng totoo. For the first time, alam niyong gamitin ang salitang amen. Kapag sinabi natin amen, mga mananampalataya, ang ibig sabihin, naniniwala ka mula sa iyong espiritu. Hallelujah. Pasado po tayong lahat. Amen. For the first time, I said a positive word. Pag ang mananampalataya nakarinig siya ng positive book, amen lahat yan. Amen. Pero isang tanong, hindi sila sumagot. Ang ibig sabihin, kayo'y nakikinig. You are now analyzing what I am saying. Amen? Amen. Praise God. Glory to God. Amen? Now, one of the biggest that is happening in the world, in the whole world, is unhappiness. Amen? Walang kasiyahan. Amen? That word unhappiness is prevalent. Nako, prevalent. Alam bang meaning nun? Prevalent. Laganap. Salamat po ninan. Laganap. Amen? Hindi man natin aminin, mga kapatid,
laganap. Subalit salamat sa Diyos. Nariyan kayo mga mananampalataya upang ang salita and happiness will be a thing of the past. Amen. Ito, sa pamagitan ng banal na salita na ating laging pinapakinggan, tutunawin niya, mga kapatid, tutunawin niya mga salitang unhappiness. Amen. Sapagkat ang mga mananampalataya, mga kapatid, uhaw sa kasiyahan at tunay nga po, dumadaan kayo sa mga pagsubok, mga kapatid. Bumabalik kayo sapagkat inyong pananampalataya buhay na. Amen. Umat, marami tayong nakikita hindi ka nais-nais. Yes. Subalit, mga kapatid, alam niyo ba ng ating mga emosyon ay subdued na. Napipigilan na natin, mga kapatid. Amen? Napapasensyahan na natin ang bawat isa. Hallelujah! Tatlo anak, amen! Ang ibig sabihin, yung hindi nag-amen kanina, nagsasabi po sila ng totoo. Amen? Sa totoo lang, nagsasabi sila ng totoo. Amen. So, it is now an examination of thoughts. Salamat sa mga hindi nag-amen, nagsasabi po kayo ng totoo. Ilang po yata isang ganun na tubig dito. Amen. Eto na po. There is a struggle or struggle. There is a struggle to live in a world where there is peace. Amen? Amen. Sa sambayan pa ninyo may peace. Amen. Naniniwala ko sa iyo, Brother Russell. Kitang-kita naman sa Facebook talaga. Amen? There is struggle talaga. Amen? So, therefore, kapatid, as I have said, conflict kills happiness. Amen. And conflict kills relationships. Amen. Two words. Amen? Two words. In Philippians 2, chapter 2, it talks about how to have unity and cooperation with others. Amen. Two words, unity and cooperation. Two very important words to have a good relationship. Amen. 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 And to attain that happiness that we are looking for and longing for. Amen? Amen. Praise God, Lord. May exercise ang leg ng ninang ko. Alam niyo kung bakit? Salamat, ninang. Umayon ka sa mga narinig mo ngayon sa akin. Amen. Ano ba yung mga conflict kaya? What are the conflicts that you see in a community like this? In the real world, marami kayong masasabi. Mga sari-saring conflict, amen? Hindi pagkakaunawahan. Pero dito kaya sa komunidad, ano kaya makikita natin conflict?
Amen. Saliksikin po natin. Eto na po. Number one, competing ambition. Ambisyoso. Ambisyosa. Amen. Everyone of us has an ambition. Ako nang bago-bago pa lang po, ako, ang ambisyon ko lang, makahawak po ng walis sa morsulo, mapagwalis doon. Umangat ang aking ambisyon. Ako po'y makapaglinis sa banyo sa morsulo. Amen. Umangat ang aking ambisyon. Ako po'y maging asaret. Upang sa ganun, akin pong aakayin ang aking mga kapatid na napakasaya ang mukha. Amen? Ang sabi ko, ako'y mahahawaan nila. Amen po? Praise God. So, ang ambisyon ko, napakasaya ko. Pagdating ko po dito sa Amerika, ang ambisyon kong yan ay tuloy-tuloy. Umangat ang aking pong ambisyon dito sa Amerika. Nagtatapon po ng basura ng simbahan at eskwela sa New Jersey. Amen? Hallelujah. Glory to God. Huwag kayong maglala, mga preacher ng New Jersey, isasama ko kayo. Amen? Number two, personal pride. Pagmamatigas. Amen. 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 Napakaras ang paglilingkod. Pwede ikaw magmungkahi. Pwede kang tumulong kung anuman ang pangangailangan ng komunidad. Pwede kang tinagal ko lang pala. Suggestion. Mungkahi ngayon, di ba? Suggestion. Amen. Eto na. Eh lahat tayo. High na high. Amen? Pag nag-suggest ka, kapatid, at hindi ko feel yung suggestion mo, manigas ka. Amen? Manigas ka. Amen? Lalo na kapag sa choir na lang, halimbawa. Isang miyembro, dalapit sa marunong talaga may boses. Kapatid, sana ganito, pulseto. Abe, nairita. Yung magaling talaga kumanta. Sino kaya nito? Magsasuggest. Hoy, babaliwala hindi niya ang kapatid. Magmamatigas yan. Hindi niya pakikinggan yun. Amen? Hindi lang po sa tayo. Sa mga kaunsil, mga kapatid, mga kaunsil. Amen. Sa mga kaunsil, meron na silang personal agenda. See? Nandun na sa kanilang kaisipan. Etong gusto kong mangyari. Amen. Eh, asiste. Parang-parang silang may agenda. Iba-iba. So, sa pag-meeting na yan, eto na, lalabas ang agenda bawat isa. Doon mo makikita. Is there any unity? No! When they are talking about the, ba't ba ako nag-inis kasi? Pag sila'y nag-meeting na, amen? Diyan lalabas ang disunity. Diyan lalabas ang conflict. Amen? Amen! Everybody's right! That's what they told. Everybody's right. Because sa akala nila, ang tama ng banal na espiritu, kaya na sila, wow! Nagpupumiglas ang gusto nilang maglingkod. Amen? I like my ambition to come out. Amen? So, yan po ang unang day natin.
Amen? Amen. That's why I will pray that character formation will come soon. Amen. 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 Character formation will come soon. Amen. That's all what we need. Amen. Praise God. Glory to God. Amen. Now, number three, ito, failing to value other people. Amen? Amen? Failing to value other people. Amen? Amen. Eh kasi naman, meron ka ng comfort zone. See, akin na ito eh. Amen? Diba, pag nakitaan kita ng maganda, eh, natitiyatin yung ano ko, yung comfort zone ko. Amen? Maganda nga, pero negatibong effect sa akin. See? Then, I will not quit acknowledge you. Amen? Sabi mo sa akin yung kaisipan, ay, dapat ako ang nagsuggest nito. Dapat ako ang nagpropose nito. Amen? Pupunta po tayo dyan kung bakit. Amen po? So in verse 3, ano kayo verse 3? Kaya ito na po, verse 3. Hallelujah. Praise God. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hanggan ninyong matanyag. Pagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Lord, dalangin ko, makakalayang lahat. Makakalayang lahat. Amen. Kasama ko. Amen. So, in sa verse 3 nating binasa, hallelujah, praise God. It gives us 3 steps of reducing conflict or totally eliminate it. Amen? Amen. How? Number 1, siyempre, ang opos ng ambisyon, edi, stop having selfish ambitions. Amen? Stop selfish ambition. Sa verse 3, sa ibang version po ng Biblia, eto, napakaganda po. Don't push your way to the front. Don't push your way to the front. Don't sweet talk your way to the top. Don't sweet talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Ibig sabihin, kung buti lang nag-aamin at nagsasabi ulit sila ng totoo. Eto eh, etong system yan eh. Alipa naglalakad tayo, ha? Sa hapagkainan. Amen? Eh alam mo, medyo mas edad yun. Anong muna? Anong gagawin mo? Unahan mo. Unahan mo. Amen? See? Put yourself aside and help others get ahead. Napakasimpleng illustration po yun. Amen? May mga illustration na mas mabibigat. Amen? Halimbawa, kampante ka na sa iyong pananampalataya. Okay ka na sa mga nagaya. Okay ka na. Pinapalakpakan ka na. Umahayo ka na sa iba-ibang lugar. Amen? Your pronunciation is perfect. Amen? Eh ako ngayon, kapatid,
kung magsalita, pautal-utal, mabagal, kuminsan Bisayan accent pa, kuminsan Ilocano napakatigas. Amen. One day, isang araw, naris ko ng aking mga kamanggagawa ay lalapitan ako, Brother JP. Ganito ang totoong pronunciation niya. Ay, napaka, ito'y tatanay yung putang na loob. Sapagkat, sa pamagitan niya, may isa sa buhay nila ang salitang put yourself aside and help others get ahead. Amen? Para naman ako'y makaagat na rin, mga kapatid. Amen? Tuwang-tuwa. Praise God. Di ba? Napakaganda talaga. Kapag bago pa rin magsasalita, magpe-pay attention kayo. Amen? Because you don't know what to expect. Amen? Praise God. At kung lagi, kung alam ko na, kaisang daan beses na ako rito. Meron pa pang thrilling? Amen? So, mga kapatid ko, this is my day. Tinanggol akong maintindihan niyo ang English na ito. Conceit. Eto na. Excessively favorable opinions on his own ability. Sa Tagalog, sobrang sobra. Ang kanyang paniniwala na wala nang pwedeng umagaw pa. Huwag kang sisigaw ka na. O kaya, wala nang makakaagaw pa. Sa lakas kong sumigaw. Wala nang makakaagaw pa sa galing kong magpayarin na salita ng Diyos. Hindi ako titingin sa kanila. Wala nang makakaagaw pa sa galing kong maghayag ng salita ng Diyos. Sapagkat totoo po yun. Si Jesus lang ang makapagsasabi niya. Amen! Si Jesus lang ang tunay na maghayag ng salita ng Diyos. Kaya wala tayong may pangmamalaki. Amen! Sa mundo ito. Ang pwede natin may pangmamalaki ay ang pagtulong sa kapwa matapagin. Amen! Ang ating malaking magagawa ay yung intindihin ng ating kapwa. Amen!
Pag meron tayong nakikita sa social media, mga kapatid, sabi pa ni Brother Mike, huwag gamitin ang social media para ibunyag ang iyong nilalaman. Higit kailanman ay isang mabigat na nararamdaman. Use it for the glory of God. So, pag meron tayong nakikita na lahat nun, abay, katakot-takot na pangunawa mga kapatid. Amen? So, pagkat isang ating layunin. Amen? To come to the Lord. Not only by yourself, but for others. Hindi nga ba? Sa iyong puso, sa iyong panalangin, mahal mo sa buhay. Gusto mo rin maramdaman nila kung ano yung nararamdaman. Dapat ganun po ang ating pong kalalim ating pangunawa sa ating mga kapatiran. Amen po? Increase humility. Paano kaya yun? Increase humility. By being not critical. Amen? By not being critical, it will not make yourself less. Amen? But by humility, you are thinking of yourself less. Amen? By being humble, you are not thinking of yourself anymore. You are thinking upon others. Amen? Praise God, glory to God. Bakit po kaya ito na iiyak? Sapagkat sa tagal po na ako po ay nakikinig na salita ng Diyos, I come to a conclusion that having to be humble in life, to think of yourself lesser and lesser, and think others to move forward. Yan po ang ginawa ni Jesus. Amen. Hindi. To all of us. Amen. Gaya ng pagbasa sa uli, kinalimutan niya ang kanyang pagka-Diyos. Sumama sa atin. Ng buhay tao, at ipinakita sa atin kung paano magpakatao. Amen. Glory to God. It was a humbling moment for me to be able to talk for the first time. Amen. To talk to my brothers and sisters who have got a lot of trials, a lot of shame, a lot of persecution. Yes, Lord. And yet I still see you. Amen. Amen. It means that the love of God, which is forgiving, ay nakaugnay na po sa inyong lahat. This is the reason why you are still here. In spite of some
instances where if you are in the real world, you will be hiding. Amen? Hindi ka makalakad ng taas noo. Magtatago ka. Pero dito, come. Come. Sapagkat ilagay po niyo sa inyong kaisipan. Lahat po tayo, mga kapatid, may makasalanan. Amen! Walang sino mang makapanghusga sa atin, mga kapatid. Amen! Isang ating layunin, ang tayo'y maging makasama ng ating Panginoon. Dito man lang, kapatid, makakasama na natin si Jesus. Amen! Amen. Hallelujah! Glory to God, glory to Jesus. Ay napakaluha sapagkat ito kaisa ko kayo sa salitang ito. Lalo pag tayo nagsisharing ganun tayong osa. Alam mo kapatid, nung nasa lumang buhay ako, ay hindi. Sinuntok na kita, tinadyakan na kita, minura na kita. Pero ngayon, hindi ko na magagawa yun. Di ba na? Nabago na ako ng salita ng Diyos. Tinitiyak ko sa inyo, lahat dyan ay amen. Ako lang? Ako lang makapagsasabi noon? Kami rin! Hindi siguro ina-analyze yung mabuti, mga kapatid. Amen? At maganda yun. Ibig sabihin, nakikinig nga talaga kayo. Amen! E di nga ba, answer prayer na yung mga nananalangin dito, ng pinapalayan nito. Lord, bigyan mo po sila ng espiritu ng pakikinig. Amen! At ito nga, answer prayer kaming mga nananalangin. Amen? Praise the Lord, glory to God. At sa akin pong pangwakas na salita, ito po ang aking tinitiyak sa inyo. Ano-ano po ang mga pagsubok natin pinagdaraan. Ito po ang tinitiyak ko sa inyo. Si Jesus. Sasabihin ko para sa aking sarili. Si Jesus. Ay unti-unti po niyang pinabago ang aking buhay. Naniniwala rin ako na si Jesus ay unti-unting pinabago ang inyong buhay. Amen. Jesus is changing my life. Slowly, but surely. Amen. Tumayo po tayo mga kapatid. Praise God, Lord God, Lord. Amen. Since I've been turning my face, I've been growing in His grace. Jesus.
na ipinahayag po ng ating Diyos, bow. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon.